So everyone, for today's ulam, magluluto tayo ng ginataang gulay. So ito yung ating gulay, ayan, sariwang-sariwa ang aking nabili na sitaw. So yan ang ating ulam for today, at syempre kagataan natin yan. So ito yung ating mga sangkaps, ayan, may luya tayo dyan, sibuyas, bawang, paminta, pampalasa, syempre yung ating siling haba. So yan ang ating mga sangkap. At syempre dahil gata, ito yung ating gata. So yan nga, ako kapag nagagata ako ng mga ulam, gusto ko ako ang nagagata, talaga ako nagpipiga. So ayan, ito ang lalagay natin, oh, di ba? Yan ang ating isasawag sa ating gulay para talaga namang malinamnam na naman at malasa yung ating gulay for today. So ayan, ang lalaki nga ng alimasag na aking nabili. Oh, di ba, yan ang sasawag natin para talaga namang masarap ang ating ulam na naman for today. So ayan, at sinalang ko na nga yung aking kawali. So ayan, kinuna ko muna nilagay yung ating gata at syempre yung mga sangkap, lahat na nilagay ko dyan. Yan, halo-halo lang natin para hindi mamuo yung ating gata. Ganito ako pag nagluluto, gusto ko yung ano talaga, naka step by step. So ayan, may kanya-kanya naman tayong pamamaraan kung paano magluto. So ayan nga, dahil kulo na yung ating gata, nilagay ko ng una yung aking alimasag. Syempre para naman maluto muna sa gata yung ating alimasag, at syempre dapat manood yung gata sa ating alimasag para talaga namang malasang malasa yung ating alimasag. Yan, palutuin muna natin yan sa gata na may mga sangka, kasi yung ating sitaw madali lang naman yan maluto, kaya ito muna ang ating unahin. So ayan nga, hindi na natin makita asan na yung ating alimasag, di ba? Ganyan gusto ko talagang pinapaabaw ko yung gata para talaga namang nasa ilalim yung ating alimasag, na talagang manuot talagang buti yung ating gata sa ating alimasag para talaga namang lasang-lasa yung gata sa ating alimasag kapag ating sinipsip, o di ba? So ayan nga, konti na lang yung ating gata, kaya nilagay ko na rin yung pampalasa at syempre yung ating paminta. Yan, haluin natin yan. So ayan nga, makikita natin na talagang luto na yung ating alimasag, at talaga namang ayan, nanuot ng ating gata. O, diba? Nilasahan ko na yan talaga namang ang sarap ng sabaw. Sabaw palang ulam na. Halu-haluin lang natin. At syempre, dahil ayan na nga, lalagay na natin yung ating gulay dahil konti na lang yung gata. So yan, di ba? Kasi mabilis lang kung maluto ang ating sitaw. Ayan nga, at marami na naman ang aking gulay. So yan, hinalo na natin yan. O di ba? Halatang halata na talagang fresh ang ating sitaw na nabili. So yan, kaya yung lasa nito talaga namang manamis-namis na naman, dahil bagay na bagay ang sahog natin dito. Yung alimasag talagang malasang malasa yan sa mga gulay, lalo at sariwa ang ating sitaw. So ayan, pwede pa luto na yan. Medyo paanoin pa natin yung sabaw ng konti, konti pa ang pakulo. So yan nga, at talaga namang naaamoy ko na yung bango ng aking niluluto, at syempre talaga namang natatakam na ako dahil alam kong masarap talaga itong ulam ko na ito. So ayan, luto na, o diba? Yan yung ating ulam for today. Nako, kitang kita talagang nanuot yung gata sa ating alimasag. So ito na nga, at nilagay ko na sa lagayan, at syempre handa na tayong kumain. So ayan, ano pang inaantay natin? Syempre magsandok na tayo ng kanin para kumain na tayo ng masarap na ulam na ito. So yan ang aking ulam for today, ginataang sitaw with alimasag. Yan, kainan na. Thank you so much for watching, everyone. That's it.